Good morning. Today I've been asked to talk about the value of fact-checking during the Philippines elections 2022. Ako po ay si Professor Rachel Can ng UP Journalism Department. Sinabi ng isang Nazi propagandist officer na si Joseph Goebbels, kung ulit-ulitin natin ang isang sinungaling, ito ay magiging katotohanan. Unfortunately, ito nga ang naging motto ng mga nagpapakalat ng fake news. Pag tinignan natin ang nangyayari sa disinformation or information disorder, makita natin na may tatlong klase. Misinformation, ito yung hindi talagang sinasadyang pagkakamali. For example, yung mga media, pag nagkamali at dapat makorek nila kaagad yung pagkakamali nila. Minsan, hindi nila sinasadya kung hindi nagsinungaling ang kanilang source. Nag-attend sila ng press conference at re-report nila ang mga pinagsasabi doon. Yung pala, hindi pala totoo. Iba ito sa disinformation dahil ito ay isang deliberately fabricated, deliberately manipulated information. Talagang gusto nila magsinungaling para manipula ang publiko, para manloko ng tao. Ang malinformation naman ay ang pagpakalat ng fake news para manira ng tao, para manira ng reputasyon ng isang tao o isang institusyon. Ang disinformation ay created and planned. Hindi ito spontaneous, hindi ito biglang sumusulpot sa internet. Pinag-iisipan ito, pinaplano at kinoconceptualize. Pagkatapos po, may production team na nag-iisip kung paano pinakamabisang paraan para ikalat itong disinformation. Will it be a meme? Will it be an image? Will it be a Facebook post? Will it be in a press conference? Pagkatapos po, this is distributed over the internet through platforms like YouTube and Facebook. Ito ay pinipick up ng mga fan base kung sa social media influencer po ang pagkakalat, or lumalabas sa mga network ng mga loyalists ng isang partido. At pagkatapos, rinidistribute sa mga madla na siguro hindi nakakaalam na fake news pala yung kinakalat nila. Ito yung nakikita naming paraan kung paano kumakalat ang false information sa internet. According to Wardell, there are seven types or seven general types of disinformation. This is the satire parody, misleading content, imposter content, false connection, false context, manipulated content, and fabricated content. I discussed this in greater length in another video. Some examples are satire or parody. Ito po ay walang intensyon para manloko. Dapat nakakatawa lang. Pero minsan, nakakalat siya bilang isang katotohanan. Kunyari itong isang Facebook account na ito na dapat katatawanan lang ang laman niya. Pero may naniniwala sa kanilang mga jokes. Misleading content is the misleading use of information to frame an issue or individual. Madalas na nangyari ito na minimisquote yung sinabi ng isang kandidato sa isang, kunyari, interview or press conference, tinatanggal sa konteksto at binibigyan ng ibang kahulugan. So, kaya tuloy, hindi natin masabing hindi niya sinabi, pero hindi nga niya sinabi dun sa konteksto na pag ginamit dun sa fake news. Ang false context naman ay when genuine content is shared with false contextual information. So, for example, totoong sinabi nito ng isang source, pero hindi niya sinabi sa konteksto ng Halalan 2022. For example, itong fake news na to ay si Bishop Fulton Sheen daw may sinabi, pero namatay na si Bishop Sheen noong 1979. So obviously, hindi niya nasabi to tungkol sa Halalan 2022. At manipulated content, when genuine information or imagery is manipulated to deceive. Huwag ho tayong maniwala sa mga social media-based polls or surveys dahil ito po ay hindi scientifico ang methodology. Masasabi natin na ito ay isang manipulated content dahil ang social media ay nag-ooperate via algorithms. Kumbaga,
yung nakikita lang ng social media, yung mga network mo, no? So minsan kala mo may worldview ka, pero actually isang narrow view lang, yung mga katulad mo mag-isip, yun lang yung nakikita ng social media. At yun rin lang yung nasa survey ng mga social media-based polls. Mahigit pa na mayroong mga nagpapakalat ng mga surveys na pinagsasama ang results ng Twitter at Facebook. Hindi naman dapat pinagsasama ito dahil iba ang platforma niya, pero dun sa results nila, pinagsasama nila yung results sa isang pie chart. Now, mali ito dahil pwedeng pare-parehong tao yun. You know, it's the same voters base. It's a double counting or even triple counting. So the results are not scientific, nor are they true. Dapat mag-develop tayo ng isang fact-checking state of mind. Ang ibig sabihin nito ay dapat ay pag-isipan muna natin kung totoo ang ating binabasa. Usisain natin, mag-search tayo kung totoo ang kumakalat na balita bago tayo maniwala. We have to beware of memes. Ang memes ay pinaka-common na ginagamit sa pagkalat ng fake news. At minsan hindi totoo yung naka-quote doon sa naka-kandidatong may picture doon. At minsan out of context. Don't feed the trolls. A troll is a person who starts quarrels or upsets people on the internet to distract and sow discord by posting inflammatory or digressive, extraneous, or off-topic messages in an online community. Nanggugulo siya, in other words. No? Kung makalata tayo na may troll dun sa ating exchange sa Facebook or sa Twitter, flag them. No? Ito ay makikita paano ito ginagawa. Dun sa ilalim ng cover picture nila, may makita kang tatlong tuldok. Click on that, tapos may makita kang report profile. I-report natin sila dahil they are undermining our democracy. Then, let us fact check by going to a credible source. We can do this by just doing a Google search. Ang Google po ay may isang search engine na tumitingin lang sa mga verified fact checkers. Ito ang tinatawag na fact check explorer. Pag sinearch nyo to, pupunta kayo dito sa isang search engine, pwede nyo i-type yung tanong ninyo at titignan niya kung may nag-fact check na ng informasyon na yon at ipapakita niya sa'yo ang mga choices. No? So ito ay isang way of making sure that you are in verified fact-checking sites kasi po marami ring mga fact-checker na hindi totoo o mga fake fact-checker na nagpapanggap lamang. So dapat po ay verified yung site mismo nila. How do we know that they are a verified site? One is by going through Fact Check Explorer and looking for your answers there. The other one is to look for the blue check. Ang blue check po ay linalagay ng mga social media platforms doon sa mga na-audit nila, na-verify na nilang sources of information, mga website na nakita nila na katotohanan ang rinireport. So, for example po, yung aming site, check.ph, makikita nyo na may blue check kami sa Facebook, sa Viber, tsaka sa Twitter. At dito po mahanap nyo ang mga na-fact check ng election-related disinformation. So lalo na ngayon na dumadami ang disinformation, mag-subscribe po sa check.ph para updated tayo sa mga katotohanan at hindi sa mga fake news. Salamat po. For more information, you can look at the other lectures on this YouTube site. Please subscribe if you find this information useful.